pabalita kamakailan yung nakita ho dyan sa Marikina public cemetery na may about 800 sako na mga labi. Ito po ay sabi ninyo, inyong kiniriticize dahil ito may mga violations sa marihin ko bang kasi, number one, napakasama nung timing. Diba? Ngayong panahon, dinadalaw natin yung ating mga imaong mga kamag-anak at ipinagdarasal at inaalala natin sila. E ngayon, pumupunta tayo kung saan sila nalibing. Ito ngayon ay mga inalis sa mga lugar na nalibing sila. Diyan po insidente nangyari sa lungsod ng Marikina. Ang information na umabot sa akin kasi daw nag-expire yung lease. Ganyan na pala ang bagong style ngayon na parang na inuupahan mo lang yung renta. Oo, rinirentahan lang yung lugar kung saan nakalibing yung ating minamahal sa buhay. Pero ang sabi kasi ng local government code, ang pagpapatakbo ng public cemetery, obligasyon yan ng local government unit. So dapat alam na ng ating mga local government units siya na marami na tayo mga kababayan na masyado nang hirap sa buhay na can't afford na ng permanenteng burial ground, libingan ng kanilang mga mahal sa buhay, yung kanilang mga kamag-anak o relatives na namamatay. So dapat may programa ng mga local government units diyan na meron namang konting permanency, hindi ba? Pangmatagalan, hindi yung hindi ko alam kung gaano kabilis mag-expire yung pagrenta, pero dapat hindi na maganda yung ganyang setup. Imagine mo na para kang naho-hostage dahil sa mga buto, sa mga katawan ng mga mga namatayan, mga yumaong mahal sa buhay. So that is nasa klarong-klaro, tinignan namin yung local government code ulit . Klarong-klaro na that is the responsibility of the local government unit sa city level, sa city of Marikina. Sir, dapat naman may konting consideration at saka bilang pagrespeto dun sa patay, at kung hindi kaya ng pamilya, ito naman public cemetery, so ganun na lang po ba yun basta nag-expire? Correct. So, dapat may ito? Programa. Tapos na-research din namin na meron namang local ordinance na rin kung paano nga ang procedure. So, hindi pwedeng... Hindi rin nasunod, sir. Hindi dapat nagugulat. Nagugulat ang pamahal ang panglungsod na nagulat sila kasi dapat may proseso . So may permit kasi na pumasok na rin yan sa mga sanitation code . 'Di ba? Kasi hindi natin alam kung ano yung mga living things na naandiyan, mga microbes, ganyan. So pasok yan sa sanitation code. Ngayon, dapat ang mga LGU, una sa lahat ganito, dapat ang LGU may programa kasi sila ang malapit sa taong bayan. Alam nila na ano ang sitwasyon ngayon. Lumulobo ang mahihirap. Kasi nga tingnan mo, kaya nga very popular yung mga ayuda programs . Kasi ganyan na nga kahirap ang sitwasyon ngayon . Alam dapat nila yan. So pagayos, paggawa ng budget ng mga local government units, maglagay naman kayo dyan. Hindi lang din puro ayuda na binibigyan mo ng pera ang buhay. Magprograma rin kayo sa pamilya ng mga namatayan para meron naman more or less permanenteng libingan. Hindi yung subject to 3 months o 6 months lang, and then may iti-threaten yung pamilya na hukay namin ito, ilalabas namin yung mga remains ng inyong kamag-anak kasi hindi kayo nagbabayad. So dapat yung ganyan, dapat yung ramdam na ng local government unit yan, at mag-isip yung mga councilors together with the vice mayor and the mayor anong programa para masolusyunan yung ganyang sitwasyon. At siguro, Senator Coco, gaano ba kamahal yung renta para hindi ito masagot na ng gobyerno kung hindi kaya ng pamilya ng mga namatay dahil sobrang hirap nga sa buhay? Ano po? Alamin natin yan. And ngayon, I think hindi lang ito isolated sa isang lugar . So baka marami na rin ganyan, pinasukan nila yan. So iba-iba siguro ang halaga yan. So titignan natin ito. Maganda kang i-hearing ito kasi part ito sa local government committee kasi implementation ito ng local government code.
So magpa-file ho kayo ng resolution para mag-conduct ng committee hearing ang Senate tungkol dito sa, sabi nyo nga, hindi naman ito isolated dyan sa Marikina City. Yes, hindi isolated yung arrangement. Ah. Sa tingin ko, yung arrangement na by rinirentahan na lang ngayon, di ba? Tapos kung hindi makabayad, ito kaagad ang aksyon noong nagpaparenta. Oh, so aalisin diyan at ilalagay lang sa isang tabi. So para kayong na-hostage eh. Na-hostage yung pamilya nung namatayan kasi, di ba? Ayaw mo namang gawin 'yun eh. Oh, pero forever kang imagine mo, forever ang ano mo. Forever ang pagbabayad ng renta. Ani ang nakaisip nito, magaling kasi yung ang na-assure niya yung cash flow niya eh. 'Di ba? Forever yung cash flow niya. Imagine mo yung forever ang cash flow. Pwede ba 'yun, papayagan ba natin 'yun? Kaya maganda siguro mahearing din natin ito para maintindihan na natin anong sitwasyon na nangyayari sa baba. So ibig sabihin Senate hearing? Yes, yes, kasi nasa local government code eh. The maintenance ng isang public cemetery, obligasyon ko ng LGU yun, city or ordinance, city or municipality. So sir, pwedeng dalawa pala yung na-violate dyan ng lokal na pamahalaan ng Marikina. Una, yung nakakasaad sa local government code at pangalawa, yung umiiral na city ordinance sa lungsod po ng Marikina. Yes, kung nasunod o hindi. Pero pwede namang i-hearing naman 'yon ng sanggunian panglungsod, 'di ba? I-hearing naman nila bakit nangyari ito. Okay, and then sabihin na nasunod ba 'yung ordinance? Kung hindi mag-recommend sila na pailan naman ng kaso 'yung hindi sumunod sa ordinance. So sir, dahil gusto niyo magkaroon ng Senate hearing dahil ito may kaugnayan sa local government code, kayo po ba 'yung magpa-file ng resolution para ho magkaroon ng hearing ang Senate? Yes, yes, kasi as far as that incident in Marikina is concerned, mas alam ko, mas familiar ako kasi marami nag-re-report sa akin eh. So, pwede kong ilimit yung facts doon sa nangyari sa Marikina, tapos konting research siguro sa rest of the country pag makita natin na may ganun din ang arrangement, yung lease arrangement, yung rental ba, nangungupahan lang sa libingan. Kunyari makita natin na malawakang practice na ito, kailangan natin i-hearing na yan kasi nationwide nationwide phenomenon na siya eh. Na hindi maganda At meron na po bang nakita natin na hindi maganda kasi nakita mo may naka-take parang ang pakiramdam natin may naka-take advantage eh. Correct. At nakakaawa, parang paglapastangan na talaga, 'di ba? Dating inirap, ginagalang ang patay, tas ganun lang dahil sa renta. Hukayin mo na lang, walang permiso ng pamilya. Parang nakakalungkot naman nga po itong ganitong nangyayari kung ito'y nangyayari sa iba't ibang mga public cemetery po. Yes, kung naging practice na po 'yan, iba-iba na po 'yan. Medyo hindi na maganda 'yan po.